Ang tanong ko lang, meron kayo sinabi sa aming research na humingi ng pera daw sa inyo itong si Mrs. Martin? Yes po, kasi po sabi niya po, wala daw po siya pamasahe. Binigyan ko po siya ng 4,000 pamasahe. Sabi ko, ayan na rin po yung isang linggo niya. Binigay ko po yung number ko po para kung kailangan niya po ng tulong, andito lang po ako. Matapos na ma-entrap na yung kanyang mister, saka siya humingi? Nasa ano na po siya, nakakulong na po yung mister niya, pauwi na po siya. Madaling araw po noon, sabi ko po sa kanya, ma'am, ito po 4,000, sabi ko po, panggastos niyo po ng anak niyo at ano po, pamasahin niyo na rin po. Sa loob ng krami, sininyasan niya po ako na pumunta kami sa CR. Mm. Kaya sinundan ko po siya ron. Okay. Pagka nandun na po kami sa CR, iyak po ako sa kanya, nagmamakaawa po ako sa kanya. Tapos, ang sabi po niya sa akin, huwag kang mag-alala, te, 5 araw lang yung asawa mo doon. Hayaan mo, tutulungan kita, susuportahan kita. At sabi pa niya, huwag kang mag-alala, pagka dumating ngayon sa korte, hindi naman ako a-attend. Aha, sinabi niya yon. Opo, sinabi niya po yon.